alas 12:34. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, Liloigan ng Palawan. Araw ng Webes, December 22, 2022. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. Presyo ng kuryente sa apat na lugar sa Palawan na iiba. Pagpapatuloy ng operasyon nito, nakasalalay sa approval ng Energy Regulatory Commission. Headlines. Metro lumahok sa isinagawang Smart Green ASEAN City Conference sa Thailand. Ang Puerto Princesa kabilang sa mga nominado bilang Smart Green City. BFP Puerto Princesa makikipagtulungan daw sa BFP Mimaropa para maabot ang zero firecracker incident. Sa police report, magsasaka tinaga sa ulo ng kainuman sa bayan ng Taytay. Sa baritang kuyunon, Pilipinas aga panawagan uman sa China at tutungod sa mga reclamation sa West Philippine Sea. Sa balitang showbiz, tatlong sinehan sa SM City magbubukas na sa Biyernes. At sa balitang good vibes, video ng mga batang nangangaruling sa lungsod, most shared ngayon online. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho at unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Tatlong putyam na minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita. Presyo ng kuryente sa apat na lugar sa Palawan na iiba daw ang pagpapatuloy ng operasyon ng
Mga ito nakasalalay sa approval ng Energy Regulatory Commission. Ang detalye ng balita hatin ni Romy Luzares. Naalis na ang pahirap na dinadanas ng apat na lugar sa lungsod o dito sa lalawigan ng Palawan, particular na ang mga residente nito tulad ng barangay Port Barcona sa San Vicente, Palawan, sa kanilang bayarin sa kuryente na sa 50 pesos per kilowatt hour. Ngayon ay naibaba na ito ng 9.73 pesos per kilowatt hour na lang. At magpapatuloy na ang halaga ng kuryente na na-i-process kapag na-i-process ng PSPI sa Energy Regulation Commission o ERC ni Kahente Talepo General Manager Resto Navida. At kasama sa kaparehong bumaba ang 3 kilowatt hour ng bayan ng kuryente ay ang bayan ng Rizal, Palawan, ang bahagi ng Liminangkong sa Taytay, Palawan, at ang Manok sa Kuyo, at ito umano ang apat sa ngayon na naibaba na sa parehong 9.73 kilowatt hour dahil sa subsidy na kasalukuyang na ipagkalog sa nito habang inaantay naman ang patuloy na proseso ng mga papeles para patuloy o magpatuloy na at maalis ng pangamba na muli pagbabalik ng 60 pesos per kilowatt hour sa kanilang lugar. Kaya makakahinga na ng maluwag ang mga residente sa mga nabanggit na lugar. Inasahan na ang kasalukuyang interim subsidy ay magpapatuloy hanggang sa maaprubahan ng Energy Regulation Commission na ang mga papeles na inihain naman na sa ERC ng PSTI kung saan hindi naman umano pababayaan ito ng palayko hanggang sa makapag-comply sa lahat ng mga dokumento para hindi na mamroblema at mahirapan pa ang mga mamayan o residente ng apat na lugar sa lalawigan ng Palawan. Romy Luzares para sa DWPR, ang una sa puso ng mga Palawin. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang City Environment and Natural Resources Office lumahok sa Smart Green ASEAN City Conference sa Bansang Thailand. At ang Puerto Princesa kabilang sa nominado bilang Smart Green City. Ang detalye ng balita hatin ni Jenny Belmonte. Aktibong lumahok sa isinagawang Smart Green ASEAN Cities Conference Meeting ang Office of the City Environment and Natural Resources ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa noong December 6 hanggang December 8, 2022. Ito ay pinangunahan ng European Union at ng Royal Government of Thailand. Ang sabing event ay nagpapakita ng mga inisyatiba ng ASEAN Cities tungo sa pagbuo ng isang green, ng isang smart green cities at gayon din ang pagkakaroon ng mga pampubliko at pribadong mekanismo ng partnership para sa pagpupondo ng mga aktibidad. Ito rin umano ang magbibigay daan sa Puerto Princesa City bilang isa sa mga nominadong lungsod na maging isang smart green city dito sa Pilipinas. Sa ugnay nito, ipinakita ni Senior Environmental Management Specialist Cardinal Steve Angel Madrinian at ng Environmental Management Specialist Carvon Purada ng City Enro ang mga makabagong strategiya ng lungsod, gayon din ang kahandaan nito para sa CGAC. Isa kasi sa napiling lungsod ang Puerto Princesa para kumandidato sa SGAC na kung saan ay nakatuon sa pagpapaunlad ng funding and financing solutions upang maimplementahan ang nasabing Smart Green City Project. Lumahok sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa Samal Island sa Davao, kasama ang mga lungsod ng Porto ng Portugal, Valladolid ng Spain, Paris ng France, Reni ng Netherlands at mga lungsod sa Asia, sa Thailand, Indonesia at Malaysia, nakatawang din sa pagbabahagi ng mga kaalaman. Dumalo rin dito ang mga nominadong lungsod para sa Smart Green ASEAN Cities, mga pangunahing opisyal ng European Union, United Nations Capital Development Fund, Global Fund for Cities Development, Asian Development Bank, European Investment Bank at iba pa. Samantala, ang Smart Green ASEAN Cities Program ay isang inisyatibo ng European Union na ipinatupad ng UNCDF. General Stan Belmonte para sa DYPR. Ako sa puso ng mga Palawan News.
Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Maraming salamat, Jenny Belmonte, ang BFP Puerto Princesa. Makikipagtulungan sa BFP Mimaropa para maabot ang zero firecracker incident. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzares. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Nakahanda umano ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection na makipagtulungan na sa utos sa kanila ng Bureau of Fire Protection na may Mimaropa Region para sa pagtupad sa kanilang tupulin at maabot ang kanilang target. Kaya itinaas na rin sa red alert status ang kanilang paghanda dito sa buong lungsod na ng Puerto Princesa. Ito ay upang mabantayan ng husto ang lahat ng mga kabahayan na lungsod ng Puerto Princesa, hindi lang kasi sa firecrackers kundi sa pag-iwas sa pagsunog ang kanilang pinaghahandaan. Kaya ayon kay Fire Superintendent Danilo Kaabay, kung ayaw umano na magpasko na may bawas ang parte ng katawan ay dapat iwasan ang pagpapaputok lalo sa mga bata, kaya dapat masiyahan na lamang sa panunood ng mga fireworks display sa mga ligtas na lugar at hindi na kailangan pa na magsindi ng anumang firecrackers kung saan ang mga local government unit ang siyang maglalagay o magwababa ng utos kung saan ang mga designated firecrackers area na dapat na mga fireworks display area na dapat doon lamang gagawin ang mga ito. Kapalala ng Bureau of Fire Protection din sa lahat na palagian ang pag-check sa mga saka ng kuryente na kung aalis ng bahay ay bunutin ang mga pinapailawang Christmas light o namang Christmas decor, lalo na kung matutulog na lamang din naman para makaiwas sa trahedya ng sunog. Bagamat hindi nabanggit si Fire Superintendent Nelo Kabay ang datos ng may kinalaman sa firecrackers nitong bago mag-pandemic at ng mga sunog na ganap sa lungsod, ay tiniyak naman ito na iilan lang ang naitala nila sa nakarang taon na dahil na rin nga sa pandemya. At dahil humupa na ang pandemya, kailangan na naman nilang magbalik paalala sa pag-iikot gamit ang trompa para magpaalala sa mga tao sa buong lungsod sa mga dapat gawing pag-iingat. Kung naiingayan man umano sa kanyang pag-iikot na ginagawa ito ay dahil hindi pa nabiktima ng sunog ang sinuman. Pero kung naging biktima na ng sunog ay maganda umano sa pandemig na naririnig ng mga tao ang sirena ng mga firetruck dahil hudyat ito na kumikilos ito para mag-responde sa kanila. Dapat din umano natandaan ng mga residente na nakaranas na ng sunog na hindi sila ang dahilan ng sunog kundi naandyan sila para mag-responde. Kaya para iwasan ang sunog ay huwag pakampante ang bawat isa sa kanilang mga tahanan at siguraduhin, yakin na maayos ang mga wirings ng mga tahanan at ang pagpapotok ng anumang firecrackers sa loob ng tahanan ay dapat na iwasan na maging dahilan ng sunog. Puro umano fault electrical wiring ng mga kabahayan ang palagi ang problema ng kanilang narespondahang sunog sa taong ito. Kaya dapat daw na mag-ingat upang hindi matapos ang Pasko at bagong taon na may insidente ng anumang sunog o pagkakapaso o anumang putok sa kamay na dahil sa firecracker. Ito ang paalala ng Bureau of Fire Protection na sa lahat ilang araw bago ang Pasko. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga panawid. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Mahigit 500 benepisyaryo mula sa barangay Masalbasyon, Manalo, Bahili, Makaraskas at Santa Cruz nakatanggap ng regalo mula sa auxiliary or Coast Guard auxiliary at pribadong kumpanya. Ang detalye ng balita hatin ni Jenny Belmonte. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Naghatid ng pamantong handog ang Caltex Palawan kasama ang PCJ 402nd Auxiliary Squadron at ang Philippine Coast Guard District Palawan sa mahigit 500 benepisyaryo mula sa 5 barangay kabilang ang Barangay Salvasyon, Barangay Manalo, Barangay Santa Cruz, Barangay Bahele at Barangay Makaraskas nitong December 16 na taon.
Dahil dito, lubos ang pasasalamat ng CGAD Palawan sa lahat ng mga auxiliary officers at volunteers sa mga handog nitong donasyon at suporta. Kaugnay nito, taos puso din nagpapasalamat ang 402nd Auxiliary Squadron kay Coast Guard District Palawan Commander Coast Guard Coma Christopher Miñado at sa kanyang mga tauhan dahil sa oras at suportang ibinigay ng mga ito sa naturang aktibidad. Bukod pa dito, labis din ang kanilang pasasalamat sa lahat ng individual at organisasyong naging bahagi sa likod nito. Jenny Rose Tan Del Monte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Ulo, Balita Ulo with DYPR, DYPR. 10 minuto bago mag-alauna ng hapon ang iba pang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Ang mensahe ng Kapaskuhan ay ang muling pagsasama-sama ng pamilya sa kabila ng ating pinagdaanan ng nakalipas na taon. Kaisa ninyo ang paleko sa pagpapalaganap ng tunay na diwa ng Pasko, ang pagmamahal sa isa't isa. Ang espiritu ng Kapaskuhan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng tahanan, bagkus ito ay naninirahan sa puso ng bawat isa. Sa ngalan ng Board of Directors ng Paleco, ako po ang inyong chairperson, Moises R. Arzaga Jr., na bumabati ng maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon sa lahat. Palawan Water Park by Astoria is back! Make a splash and experience fun aquatic activities with your loved ones at Puerto Princesa's first and only water park. Make a reservation today by contacting their team via mobile at 0917-585-4435 or 0998-597-6831, via landline at 048-716-6027, or email at sales.ppc@astoria.com.ph. Visit www.astoriapalawan.com and search for Palawan Water Park by Astoria on Facebook, located at Kilometer 62, North National Highway, Barangay San Rafael, Puerto Princesa City, Palawan. What are you waiting for? Dive in and visit Palawan Water Park at Astoria. Balita Uno, Balita Uno with DYPR, DYPR, Balitang Kuyunon. Sa atong Balitang Kuyunon, Pilipinas sa gapanawagan uman sa China at tungod sa reclamation sa West Philippine Sea. Ang Balitang Kuyunon, yatad ganito ni Ms. Nanette Pijapco-Trampe. Balitang Kuyunon. Ang Department of Foreign Affairs sa gapanawagan uman sa China at tutungod sa padayon ng reclamation sa mga butun okupado ng mga bagunbon sa South China Sea o West Philippine Sea. Tungod nga imbabawal ang mga nasanggit nga aktibidade sa rampangon sa ingaragawan na kadagatan. At palwai tultulanin ng DFA pagkatapos na magbarita ang Bloomberg TV tungod sa pagbuati mga bagong isla sa pira ka mga bukan pa okupadong bagunbon nga agrutaw sa Eldad Reef sa Mianani ang Spratly sa South China Sea.
Nabubura-bura mayad ang DFA sa mga aktibidadin tungod ang bukendyay isigun sa narampangan sa Declaration of Conduct on the South China Sea. Ang departamento agpakitaw dun sa bang sa iba-ibang ahensya ng gobyerno para ilaman i-verifikan ang balita niya. Makunang Chinese Embassy sa Manila bukend kuno matulang barita. At imbahada agpangwararasing pabaritang investigasyon niya ang ahensyang STF Probing Initiative. Ang China gangkod nga parte andang teritoryo ang interong South China Sea pagi sa 9-dash line na katabit sa istorya andang banwa. Pero ang 2016 arbitral ruling agapon na ang Pilipinas ang pinatadlan sa Philippine Sea. Nakalalapadan ang South China Sea nga sa adali hindi resibir sa China. Padayon sa napangod sa pagwati ang mga artificial na isla pagpiran pagpalaud andang mga po. Ang December 12, 2022, ang padaray diplomatic protest ng Pilipinas kontra sa China, makatapos na rin gusto ni ibawi sa Philippine Navy ang nakitang mga parte ang rocket ng nakasay sa kapit ang Pag-asa Island. Ang naglabas ng mga adlaw ang Department of National Defense na bubura-burara sa pagdagsa ang matamang barko ang China sa West Philippine Sea. Arapay sa sabatang China, iganang imbahada sa Manila tutungod sa mga nagkakaratabutod sa magpaluwaro ni tungkulanin ang United States nga agapakitaw respeto sa international law. Nanitpedya ko Trampe para sa UIPR, baritang kuyunon ang sakaunan sa pinipuso ni ang mga Palawenyo. Balitang kuyunon! Police report! Police report! At sa ating police report, magsasaka tinaga ng kainuman sa bayan ng Taytay. Ang detalye ng balita, hatid ni Romy Luzar. Police report! Police report! Tagang kaulot din naman ang magsasaka na si Jollibee Bernabe Montemayor, may tinudyoan Diyos Binata. Ang suspect naman ay kinilalang si Efren Rico Monok, papa-residente ng Barangay Abungan, Taytay, Palawan. Ruta naganap ang insidente. Sa investigasyon, nagkainuman pa ang biktima suspeka at doon nga nagkagulo ang maito. Nang sumunod na araw, isinuntok ang suspect na si Rocomino ang biktima na si Jollibee at tinaga sa ulo gamit ang itak na agad naman na isugod sa Northern Palawan na Provincial Hospital at tumakas naman ang suspect matapos ang ginawa. Nagpapatuloy pa niyang paghahanap ng pulisya sa suspect hanggang sa ngayon. Romy Luzares para sa DRPR, ang nasa puso ng mga Palaway niya. Police report. 3 minuto bago mag-alauna ng hapon ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nikel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nikel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nikel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, tatlong sinihan sa SM City Puerto Princesa magbubukas na sa Biyernes. Ang Showbiz Balita, hatid ng Showbiz Insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. Dagdag na sinihan na tuwing na tayong pananooran bukas Biyernes, dahil officially open na ang SM Cinema sa SM City Puerto Princesa. Not one, not two, but three na sinihan ng on operation na simula bukas, at ang unang palabas na mapanood ay ang Avatar 2 The Way of Water na patok ngayong Kapaskuhan. Pero mag-iibang palabas sa araw ng Pasko dahil mga Metro Manila Film Fest entries ang ipapalabas dito hanggang sa bagong taon. Tag 300 ang tickets sa sine sa SM. Maliban sa sinihan ay natiling sarado naman ang Directors Club na sinihan nila. At for further notice pa ito kung kailan magbubukas ang bukod-tanging high-end cinema sa lungsod. Joel Contrivida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. Good Vibes. Para naman sa ating balitang good vibes ngayong tanghali, minsan din tayo naging bata, at for sure ay marami sa atin ang naranasang mga rolling sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Kaya naman bentang-benta ngayon online ang video ng local vlogger na si Ludes, kung saan pinapakita niya ang tatlong batang all effort sa kanilang sing and dance caroling number. Sabi sa post, malaking kasiyahan sa mga bata ang maabutan ng anumang halaga kapalit ng kanilang pagkanta na minsan lang sa isang taon nangyayari. Kita kasi sa video na inabutan niya ito ng 100 pesos pagkatapos ng kanilang pagkanta. Sabi ng vlogger na si Ludes, wala sa halaga ang barya. Nang barya ang kasiyahang maidudulot nito sa mga bata. Ang importante ay napasaya niya ang mga ito dahil sabi nga niya sa kanyang post ay minsan din siya naging bata, at kakaibang saya ang dulot nito kapag nakatanggap ng aguinaldo na pinaghirapan naman nila sa pagkanta at pagsayaw. Mahigit 100 na ang nag-share ng video na ito ni Ludes sa kanyang Facebook page. Nakaramihan ay natuwa dahil hindi pa rin nawawala ang ganitong tradisyon, lalo na sa mga bata. Balitang Good Vibes. Good Vibes. At yan na po ang kabuuan ng mabalita aming nakalap ngayong Huwebes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas, alas 6 hanggang alas 6:30. Balita Uno with DYPR, dito pa rin po sa 95.1 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman, mga isyung dapat pag-usapan, iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno.
Pilipino with DYPR. DYPR. Atenda! Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.